Ah, ito, itong Mio 4 na gagawin natin full weave yan. Ayan, babaan sa inyo. Ito, ayusin natin ito. Babalik natin sa stock. Ayan. Aray, nakutsugat po sa mga. Ito yung regulator. Ayan. Liwa regulator. Full weave na po siya. Di bali, tinatanggal na namin yung flarings. Di bali, itong kabilang side lang tatanggalin natin. Ito yung lumang regulator, ito yung liwa, papalitan natin. Ayun guys, di bali hiniwa na natin dito. Dito tayo magkakabit ng wire ng ating liwa regulator. Baling dito. Ayan. Liwa na sa gitna. Ayan. Ayun guys, di bali kinata natin to. Di bali itong black. Puputulin natin niya para yung sa harness hindi na magkaroon ng connection. Ayan. Ito yung block niya. Hindi magawa-gawa. Ibali yung pinutol kong block galing sa harness ng ating wire. Dudugtungan natin ang block din para color coding siya. Ibali ito, yung pinutol kong block. Pinutol ko na yung socket eh. Ito yung socket niya. Ayan. Eh, nag-iinig kasi ito eh. Yung wipe, naduktungan natin ng red dahil wala tayong white. Pabalutan natin siya ng tape. Ibali, dinoblihan ko ha. Yung tape natin, Taiwan tape to. Ayun, dibali yan, 5-wire na siya. Ayan o, 5-wire. Kinating ko na yung kanyang socket ng regulator. Sino ba yun? Ito. Ito yung socket ng regulator niya, kinating ko na. Naglulus kasi yan pag di mo tinanggal. Ayan. Kasi dahil full wipe na natin, kailangan na mga nakarektang wire. Ayusin natin yan. Dibali, tapos na tayo rito. Dito na tayo sa ating regulator. Sa harness pa rin ito ha. Wala pa yung sa liwa. Ayan, pinat ko na ito. Ito sa inyo. Yung kunya pala, yung pinaka-contain niya, i-stretch nyo para magsakto yung ating regulator. Dito natin lalagay pa ganyan. Ayan. Ganyan yung forma ng ating regulator ng liwa. Ayan. Tapos itong socket, tatanggalin ko na yung sa regulator ng liwa. Tatanggalin natin to. Direct na natin, mas maganda yung naka-direct na rin sa kanyang harness. Ayan. Okay na. Itong white, dahil galing sa stator, kabit din natin sa white. Ito yung white ng harness. Ito yung white ng harness. Tapos ito yung white ng ating regulator. White to white lang ha. Kung may single tube camera, kung mayroon kang single tube na lang. Kung wala electrical tape, pwede rin. Ayan, ngayon, mayroon tayong single tube, kahit single tube yung kakabit natin. Tapos babalutan din natin electrical tape. Ayan, nalagyan na natin ang single tube. Lalagyan na din natin ang electrical tape. Kuha ka. Ayan, nabalutan na natin ang electrical tape. Ayan, maganda. Parang stuck pa rin ng pagkadating ng pagkalagay ng electrical tape. Doon na. Sunod na natin yung ano, yung yellow. Ibali itong black, ito yung gagawin natin yellow. Ayan. Ito yung dinoktong natin galing doon sa stator. Ito yun. Punta rito. Ayan. Gugupitan na natin siya. Ganun pa rin ang procedure. Lagyan natin ng single tube. Dahil nagtitipid kami sa Taiwan tape. Same procedure pa rin. Ayan. Lagyan natin na siya ng tape ulit. Para doble. Okay, tapos na. Dito naman tayo sa hinatitira tayong wire ng red, green, saka black. Okay, di bali yung ano natin ha, ground ng ating regulator, tapos yung ground ng ating harness ay black. Ayan yun. Ito yung pagdudugtungin natin. Sundan nyo lang yung video para hindi kayo magkamali rin at hindi rin ako magkamali.
Another sinkable tube ulit. Anticipator. Ibali itong pinutol ko rito, nilagyan ko na lang ng single bolt sa electrical tape, pinutol ko at saka to. Ibali itong last na ano, galing sa regulator na kulay red, saka yung harness na kulay red, pagduduktungin ko na, ito na yun lang. Ayun, ibali tapos na natin na electrical tape. Tapos may babaguhin tayo dito sa ano, sa itong yellow, ito yung ating light coil. Ayan, itong yellow, ito yung ating light coil, tama ba? Na pinagsamang black galing sa regulator at yellow, pagsamahin natin yung ating positive accessories na kulay brown. Ito yun. Ito. Saka ito. Pagsamahin natin yan para mag-battery operated. Ayan, tapos na natin pinagsama yung yellow at saka yung positive accessories. Yung yellow na to galing sa regulator na pinagsama natin yung black at yellow. Babalutan natin siya ng tape. Ayun nga, tapos na natin. Nabalutan na natin ng electrical tape. Ayan, tapos na. Ayan, ito yung regulator niya. Tapos na, balik sa original. Ibabalik na natin ulit sa saksa. Tapos itestingin natin yung motor na kinabitan natin ng regulator kung nag-charging. Ayan. Ayun guys, pasok yung ating full wave ng ating regulator galing sa Mius 40. 13.3. Hindi pa naka-revolution, minor lang po 'yan. Ayun. Pasok, ikakarga. Paki-revolution nga. Yon, 13.6. Ayun, sakto. Tapos na. Yung dito sa harap, ayusin natin 'yan. Binalik natin sa stock, ayusin natin 'yan. Yung guys, hindi 'yan umaandar. Patayin natin. Yan. Huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe sa aking Facebook page and YouTube channel, Ibo JD Motovlog. Maraming salamat po. Bye-bye.